isa po akong OFW before sa Qatar na hindi pinalad. So in short po, tumakas ako nun sa amo ko. Bale, tatlo kaming magkakasamang cleaners noon na tumakas. Hindi kami agad na pauwi ng Pinas, kaya nagstay kami sa shelter doon nung mga unang linggo at buwan. Ok naman at wala kaming nararamdaman. Pero mag-start yung kwento nung patapos ang Ramadan. Month of May yun noong 2018. Mayroon kaming mga kasamahan noon na may kaarawan. Naghanda po sila bumili ng cake at kung ano-ano pa. Ang kaso lang kasi sinabayan nila yung prayer ng mga Muslim ng 6 ng gabi. Dasal yun ng Ramadan na palatandaan na tapos na yung fasting nila. So ayon, sinabayan nila yung prayer ng pagkanta din ng Happy Birthday. Pinagalitan sila ng mga officer na namahala noon sa shelter kasi kabastusan nga yung ginawa nila. Nasa labas pa naman sila ng villa that time. Kaya ayon, pumasok sila sa loob para doon ituloy yung pagkain nang maya-maya lang yung may kaarawan ay biglang nanigas. Tapos sigaw siya ng sigaw ng ibang language, which is Arabic. Nagpanik yung mga kasama niya, kaya hinawakan siya sa kamay. Pero nagpupumiglas siya at panay pa rin salita ng Arabic. Nahulaan agad nila na related yung nangyayari sa ginawa nilang pangbabastos doon sa prayer nung Adan. May isa siyang kaibigan na lumapit sa kanya at ipinag-pray siya ng Muslim. Pero imbes na kumalma, mas lalo siyang nagwala. Sabay sigaw ng ayoko sayo, galit ako sa mga Muslim. Pinatay nila ako. Pinagbintangan nilang ako ang pumatay sa anak nila. Pero hindi ako ang gumawa nun. Sabay hagulgol niya, kinakausap pa din siya ng mga kaibigan niya nun. Habang kaming nanunood, nagdadasal din, maya-maya kumalma siya. Akala naman okay na siya. Kasi uminom pa siya ng tubig. Pero after 5 minutes, naninigas na naman siya at nag-umpisang manlisik ang mga mata. Sobrang takot na kaming lahat that time. Pero wala kaming magawa kung hindi magdasal din. Kasi kami-kaming mga babae lang din naman ang nandoon sa loob ng bilya at pati mga staff ay natatakot na din sa nangyari kasi alam naman talaga nila yung history na bilya na yun. So ayun nga, nagsasalita na naman siya ng kung ano-ano nang bigla siyang kumalma. Pero still umiiyak pa din tumingin siya. Bigla siyang nagsalita habang umiiyak, "Miss na miss ko na ang mama ko, iwi niyo na ko." Tapos bigla na naman siyang nagwala. "Iuwi niyo na ang katawan ko, sabi niyo iuwi niyo ako, ang tagal-tagal ko na dito. Maawa kayo, iuwi niyo na ako. Miss na miss ko na ang mama ko." Mangiyak-ngiyak na ako ng mga oras na yun kasi miss na miss ko na din ang mama ko. May kumausap sa kanya at nagtanong, "Asan ka ba?" "Andon ang kwarto ko sa likod ng bahay, matagal na ko dito, 2008 pa." Nagtayuan lahat ng balahibo ko nung pagkasabi niyang andon ang kwarto niya sa likod. Dahil doon ang tambayan naming magkakaibigan. At nung minsan, napagtripan kong katukin yung maliit na kwarto na gawa sa kahanong truck na maliit. May kumatok sa akin pabalik at ang alam ko mga lumang unan lang din ang laman noon sa loob. Yun, balik tayo sa kwento. Patuloy pa din siyang kinakausap ng mga kaibigan niya at nalaman nga naming katulong siya noon ng dating may-ari ng bilya. Siya daw si Lalain at gusto na niyang umuwi ng Pilipinas kasi matagal na daw tinatago yung katawan niya. Hanggang dito na lang po muna, tignan ko po muna kung maniniwala kayo sa kwento. Alam kong may makakarinig nito na mga naging kasamahan ko sa shelter sa Qatar. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com.